What's up guys, it's your boy Jamesrandell of Oftana, back at it again with another vlog. Today, magsasagot tayo ng mga katanungan na tungkol sa pandemya ito. Let's go! Yung pandemic nito na apektuhan niya ako personal sa pag-iisip mo sa sarili mo. Ngayong pandemic kasi, since marami kang time sa sarili mo, mas maraming bagay yung naiisip mo na dati hindi mo napapansin na meron ka, mga talent, kasi marami kang focus eh, marami kang time para sa ibang bagay. Sa pag-aaral naman, sa pag-aaral mahirap kasi hindi katulad ng dati na face-to-face. Simple lang yung pag-aaral dati. Kapag may kinig ka, nandito no, mabilis ka makakapakinig kasi nasa harap mo yung teacher. Pero ngayon kasi na online classes yung nagaganap, mahirap yung pag-aaral kasi maraming pwedeng maging distractions. Una nga yun, syempre, minsan pwedeng off-camera kaya hindi ka nakikita talaga ng professor mo. Kaya maraming distractions. Pwede kang makatulog, pwede mong isipin na kumain na lang. Kaya minsan baka hindi ka rin makakapag-aaral talaga. Sa paikipagkapwa naman, mahirap rin kasi hindi ko rin talaga nagagawa yung patulad ng dati na nakakapagkasalamuha ako sa ibang tao. Kasi ngayon, syempre, bawal, diba? Kasi lockdown yan. Kaya mahirap rin makipagkapwa. Tungkol naman sa pamilya namin. Noong una, no, naapektuhan yung pamilya namin kasi nga, umpisa ng lockdown, diba? Bawal lumabas lahat, sarado lahat. Eh since yung pamilya namin is ano, parang may karinderya. Naapektuhan nito yung pamumuhay ng mga magulang ko. Diba? Kailangan magsara, yun. Kaya yung unang mga buwan ng pandemic, talagang naapektuhan kami. Yung nagkasakit naman yung isa sa pamilya ko, wala. Sa awalan kasi hindi naman, wala namang napag, wala namang nagkasakit sa amin ako. Tumulong yung lokal na pamahalaan sa amin kasi sa pamamagitan ng, ayun nga, yung pagbibigay ng ayuda. Sabay yung, may mga barangay rin sa amin na ano, na katulad nung sa isang lungsod, ano, nagpatayo sila ng community pantry. Sa mga pamprobinsyang ano naman, pamahalaan. Hindi ko man alam kung ano yung specific na pinatupad nila para makatulong sa community nila. Pero sure naman ako may ginagawa silang paraan para makatulong rin sa mga residente ng kanilang province. Yung sa ano naman, sa national government, ang mga nabubasa ko at napapanood kong tulong na ginawa nila is yung ayun nga, yung contact tracing, sabay yung sa mga kung publikong yung sa LRT, yung ano, yung tawag dito, yung dinidisinfect nila yung bawat cart kada tapos ng manggaling doon ng mga tao. Yung tungkol naman sa vaccination na nagaganap, natutuwa ako kasi at least ngayon nagsisimula na yung pagmamobilize ng mga vaccines na nakuha nila galing sa bansa. Kaya kahit unti-unti, bababa yung bilang ng mga taong may probability na ma-infect ng COVID-19. Kung magpapabakuna ba ako o hindi, kung i-re-require dito nung, kung i-re-require to para sa face-to-face classes, syempre magpapabakuna ako kasi ayoko nang maulit yung online classes eh. Kasi ang hirap tsaka ang boring naman kapag ka buong araw nasa bahay ka lang ulit magkaklase. Hello, at ayun, natapos na nga tayo magsagot ng mga tanungan. Kaya, salamat sa mga nanood.
Bye-bye.